Dahil medyo malinis na itong ating munting harapan, mga kabalbaso. O kung nakikita nyo naman yan, dinamuhan kasi ng aking mahal na kapatid nung pumunta siya rito nung naghatid sa akin ng pagkain ko. Kasi nagkasakit nga ako ng tinatanggal ko na ngayon yung nilagay niyo ng aking mahal na kapatid na luya. Luyang dilaw lang pala yung mga kadali sa aking paika-ika. Ayan, So weird. Grabe talaga yung sakit nung tinapalan ng luya yan, mga kabalbas. Magdamag ako, hindi halos makatulog. Pero nung kinabukasan na yan, ang ganda na sa masarap na sa pakiramdam. Napakabisa pala nung luyang dilaw. Kaya ituturo ko sa inyo kung anong hitsura nun, yung sa mga hindi pa nakakaalam. Yung luyang dilaw, yun yung tinatawag na turmeric. O, pag powder na siya, turmeric powder na ang tawag sa kanya. Yun din yung hinahalo sa mga chicken curry yata, yung mga ulam, kung yung mga nakakalam yun. Yan ang pinakapuno niya. Mamaya makikita nyo sa malapitan niyan kung ano yung tsura niyan. Yan pala yung tinatawag dito sa amin na luyang ligaw din, kasi sa gubat lang yan nakukuha dito. Pinatanim ko lang kasi yan nung 2021 bago ako lumipat dito sa aking nabiling lotingan nito, mga kabalbas. Ayan ay itsura niya, dilaw talaga yung pinakalaman niya, tapos yung pinakadahon niya malalapad, parang dahon ng kawayan na malalapad. Ayan tinanim yan ng aking bayaw doon sa gilid ng aking munting bakuran. Ayan kung mapapansin ninyo, yung pinaghuhugasan ko niyang tubig, mayroon siyang parang nagkaroon siya ng parang langis-langis sa ibabaw. Hindi ko nga alam kung ano yun, siguro yun yung yung bisa niya, kaya maganda siya sa pantapal-tapal sa mga lalo-lalo na yung mga nalalamigan na parte ng katawan. Gaya ko, yung paa ko nga, bawal daw talaga malamigan to. Ay, dito kasi sa malaming probinsya, hindi naman sa bawal. Marami kasing dito, halimbawa, palayan, puro tubigan, kaya wala tayong pagdadaan ng iba, kundi pilapil, may mga tubig. Minsan ganun nga, baha-baha talaga. Pero okay lang yun, makakapag-adjust naman tayo, basta, ayan. Ito nga pala, kumuha tayo ng luyang dilaw, pinakuluan natin para pwede rin pala itong inumin. Pwede siyang gawing tsaa sa umaga. Kung matitikman ninyo ito, mga kabalbas, napakasarap, parang tsaa ng Chinese. So weird. Ewan ko ba, ba't malinam naman sa akin. Parang gusto ko nga lang yun na lang ang inumin ko kaysa sa kumain ako. Ayan nga pala yung dinala sa aking pagkain dito kakabi. At shoutout nga pala sa mga nag-comment dun sa video ko nung nakita nila na paika-ika yung lakad ko. Thank you, thanks for watching.